Sa silipin ng isang replika ng poong itim na Nazareno, hindi yan sa Quiapo, Maynila, kundi sa Bukawe, Bulacan, na sinasabing hindi lamang naghihimala, abay lumalaki pa. Ihatid sa atin yan sa sentro ng balita ni Noel Talakay. Sa maliit na barangay Sulukan sa Bulacan, namamahay ang pinaniniwalaang lumalaking poon ng itim na Nazareno. Kwento ni Epa Santiago, ang nakabili ng nasabing poon na nagbabago ang sukat ng damit nito tuwing nagpapagawa siya ng bagong damit nito. Bukod sa lumaki, tumaba. Ganon. Iyan, hindi maniniwala ang iba, pero pag ibinigay ko sa kanila yung damit nung araw na hanggang yun nakatago sa akin at saka yung damit niya ngayon, eh wala talaga sa ano, wala sa kalahati, wala. Eksklusibong ipinakita ni Santiago sa PTV News ang unang damit ng umano'y mahiwaga at milagrosong poon, 37 taon na ang nakalipas. So mother, ito yung lumang damit niya? Oo, ito yung kauna-unahan na dumating siya sa aking bahay. Ito yung suot niya talaga noon. Ito. Talagang napakaliit lang. Ano, kumpara? Kumpara mo, ngayon ito na. Ito na ang kanyang damit ngayon, kaya ito sa 9, ito suot niya. Nagdudulot din umano ng himala ang naturang poon, tulad na lang sa paggaling ng ilang sa mga deboto nito na may sakit. Marami rin anya siyang naririnig na kwento na pinagaling ng milagrosong poon kahit anya mga matatanda na mahina na nanunumbalik ang lakas pag nakahawak sa poon. Yung mayroong gano'n na may cancer, yung 6 na babae na may mga pamilya, kaya natutuwa sila kasi talagang ibinigay sa kanila na gumaling muna sila. Ikwento rin ni Aling Epa na minsan ay pinagkatuwaan sila ng kanilang mahal na poon. Tulad na lang, anya, kung binibihisan nila ang poon. Eh meron ako isang isinama. Talagang nawala yung isa, ha? Nawala yung isang manggas. Ngayon, nung sabi ko doon sa kasama ko, umuwi ka nga, hanapin mo doon sa bahay. De paglabas sa kasakay ng tricycle, bigla naman nasa ilalim pala ng pako. Pero hinalungkat namin lahat yun. Wala talaga. Naniniwala si Aling Epa na pinili siya ng poon kahit ang asawa talaga niya ang deboto nito. Nung una, nag-aalinlangan pa siya tanggapin ito at inutang pa niya ito mula sa nagbebenta ng mga santo. Pero anya, mula nang mapunta sa kanya, ang nasabing poon, naging masipag na siya sa pagsimba. Ngayon sabi nung nagbebenta, kasi po Eka, sa dami ng inalo ko, hindi ko siya maibaba. Hindi maibaba nung nagbebenta. Ito po, ngayon tingnan nyo, oh, angga-anggaan, mabubuhat ko. Papautang ka lang sa inyo kung wala kang pera. Mula noon, anya, naging maayos ang takbo ng buhay ng kanyang pamilya na itinuturin niyang himala. Kaya naman, bilang kapalit, ipinatayo niya ito ng isang maliit na simbahan o chapel mula sa sariling tong lupa sa barangay Sulukan, Bukawe, Bulacan. Noel Talakay para sa Bayan.